Isang magandang araw mga kaparehas, narito po tayo sa Barangay Santo Niño, Pandi, Bulacan. Ako sa iyong kapanayan po natin ngayon ang butihing lingkod, punong barangay. Naglilingkod si servisyo ng pamalasakit, gumagawa at gagawa pa ng maraming kabutihan sa kanya nasasakupan bilang isang punong barangay dito po sa Barangay Santo Niño, Pandi, Bulacan. Si ginagalang punong barangay, Kapitan Abilino Billy Santa Rita. Kap, kumusta na kayo? Ito po, mabuti naman po ma'am. Alright, okay. Kap, may tanong ko lang po, kumusta na po ba sa ngayon ang Barangay Santo Niño sa pangunguna po ninyo? Sa Barangay Santo Niño, makakapay naman po, lalo na po mayroong mga paggawain po kami na binigay sa amin. Kaya nagpapasalamat din po kami sa apun bayan po natin. Alright, okay. Kapag maunahin ko lang po, regarding for the peace and order, so kumusta na po ba ang katahimikan at kapayapaan sa ating sasakupan na barangay ngayon? Sa totally naman po sa ating katahimikan naman po, tuloy-tuloy naman po, mayroon din po mga older na talaga po na minor lang naman po yung ating mga problema sa barangay po. Alright, okay. Pero naiaayos naman po bandang huli. Okay po. So matatawag po natin na peaceful po ang Barangay Santo Niño. Wow, okay. So ibig sabihin sa mga kaso, mga minimal lang. Opo. Kumbaga wala naman po yung mga mabibigat na mga kaso dito. Opo, wala naman. Alright, so dito naman po tayo kap regarding sa kalinisan. Dahil nga po sa aming pag-iikot, ay isa po sa napakalinis na barangay ang Barangay Santo Niño. So ano po naging sekreto ni Kapitan Billy dito? Sa pakikipag-ugnayan po at pakikiisa po ng aming barangay po at sa tulong-tulong po, katulong din po namin ang mga tupad, ang mga residente po ng aming barangay. Alright, okay. So nagkakaisa po kayo, Kap, sa paglingkod at lalo na po sa paglilinis ng ating nasasakupan na barangay. Pero how many times po ang pag-collection ng ating basura dito, Kap? Sa pag-collection po ng basura po namin dito sa barangay po namin, isang araw po isang linggo. Yun po yung araw ng Martes at 8 a.m. po to 10. Alright, okay po. So dito naman po tayo, Kap, may tanong ko lang ha. Sa ilang buwan pa lang ninyo ang pagsiservisyo bilang punong barangay, so ano naman po bang ating tinatawag na naging accomplishment na po bukod sa ating kasalukuyang ginagawang barangay hall ngayon? So ano po yung aming pagkakaupo pa lang po dito, nakapagpatampak po tayo ng gilid ng kalsada para po maging kung kaya ayon tignan po yung ating kalsada, maluwang, at sa pagpapalinis po natin ng mga pagputol ng mga punong kahoy po sa gilid ng karsada po. Opo. At sa pagpaayos po natin ng mga kuryente po, meron na po tayong pinalitan po ng mga kulto ng kuryente na hiningi po natin sa Meralco. Yun naman po yung natagunan po ng Meralco. Pangatlo po, meron naman po tayo na bayanihan ng karsada na ito po yung makikita po sa Rosal Street. Nagawa po natin ng December po. At meron din naman po tayo na pina-repair na simento ng karsada po. Yun po yung makikita po naman na kaya natapos naka tamakailan lang. Alright, okay. Pero kumpara sa inyo, Kap, bilang ama ng ating barangay, anong po ang karagdagan niyo pong namang priority sa pag-unlad pa nito ng ating nasasakupan na barangay, Santo Niño? Patuloy po ng mga pangarap po namin na maiayos po at mapaganda po yung aming barangay, lalo na po yung basketball court. Yun na lang po yung aming hinihintay na sana po ay natupad po. Magkaroon po kami ng tayuan ng barangay. Ng basketball court. Wow, okay. So yung isa po sa mga pinapangarap at priority nyo sa ngayon, Kap, ang basketball court or with cover court. All right, okay. Kung nanonood po ngayon, Kap, ang ating minamahal na mga kabarangay, ano po ang inyong panawagan at mensahe para sa kanila na sila po ay laging sumusunod sa inyong mga palakaran o sa magandang mga batas na pinapatupad nyo dito? Sa aking mga kabarangay, hiniling ko lang sa kanila na sana huwag sila magsasawa na unawain, tulungan kami ng mga nanonungkulan at magkaisa kami para sa ganun, sa malinis at magandang barangay namin ay may pakita namin sa ibang barangay na dito sa Barangay Santo Niño kahit maliit ay nagpapakita po namin ang pagkakaisa po at mapanatili po namin ang kalinisan, katahimikan po at para po sa pag-unlad po ng aming barangay. Wow, alright. Okay, si ano naman po ang inyong mensahe, Kap, sa inyong masisipag ng mga barangay worker at lalo na po sa inyong mga kagawad? Sa aking mga kasama na dito sa barangay, okay. At sa aking mga kasamahan, ako'y nagpapasalamat sa kanila dahil sila naman po ay nakikisa at mga masisipag naman po mga kasamahan ko. Right, okay. Nagpapasalamat din po pala ako sa aking mga volunteer na number one po na sumusuporta po sa aming barangay, sa aking panunungkulan, lalo ng mga BHW, Mother Lidl, LNN, sa aking secretary, sa aking mga konsyal na mga kasama, lalong-lalo na sa mga kabarangay po namin at muli sa pinakamalaking pinakakautangan din po namin ng loob, ang aming po ng bayan na si Mayor Enrico Roque, kasama po ng ilang sanggunian ng barangay, ng bayan. Muli po, ako po ang si Kapitan Abilino Billy Santa Rita. At sa akin mga kabarangay, ako nagpapasalamat. Ako po ay minahal po ninyo bilang maupo para ama ng ating barangay. Dahil sa ating
pinangahawakan ang aming team na servisyo May Puso at May Lasakit para sa barangay po natin. Wow! Alright! Okay, so yun po, mga kaparehas, ang pinakamagandang misay ng ating butihing lingkod po ng barangay dito po sa barangay Santo Niño, Pandi, Bulacan. Na ayon po kay Kap, pantay-pantay ang kanyang pag-akap sa kanyang mga kabarangay at nakikiisa sila sa paglilingkod. Tunay na pagmamalasakit, pagsiservisyo ang handog para sa mga taga Santo Niño. Magandang araw po mga kaparehas, Lay Castro po ng Parehas News. Ingat-ingat po kayo, Kap Billy, in your family. God bless us all. Mabuhay ka, Kap, hanggat gusto mo.